naman talaga kasi one of the tourist attraction kasi yung Manila Bay eh nasa Manila pa yan. Me again, Jojo Wonder Kunku, and another reaction video po tayo regarding of the rehabilitation of Manila Bay. Sino po ba ang excited dito sa inyo lahat na makapunta, makawitness ng sunset sa Manila Bay? Siyempre, ako din po. Matagal na. Actually, it's been a long time na I haven't visited the Manila Bay. Siguro the last time I went there, 10 years ago. And then I was so disappointed that time because it was too polluted, trash all over the bay. You can't even walk on the sand. Ayun nga, maraming basura. Sayang. Tapos sabi ko, eh sana one day, sana may maisipan na linisin ang Manila Bay. So, thank you! Thank you kay President Digong, kay Tatay Digong, na ayun nga, inaprubahan niya itong project na ito, itong rehabilitation na ito. Actually, 47 billion ang pondo na kanyang pinirmahan. He is the only leader of the Philippines na tinutupad niya yung mga salita niya na one of his platform na during his election, he is going to clean the Manila Bay. So, ayan na guys, tinupad niya na. Pero sa kabila ng lahat na yun guys, marami pa rin ang mga ibang netizen. Siguro yun na yung mga anti-Duterte, no? Hindi nila tanggap, until now, hindi pa rin nila tanggap na tanging president from Mindanao, coming from Mindanao. He's the only one president who keep his promises. One of his platform is to clean the Manila Bay. Pero during the past administration, hindi man lang nilang nagawang linisin ang Manila Bay. Nakakalungkot. During Cory Aquino, hindi pa siguro ganun kalala ang basura. Kaya hindi niya siguro binigyan pansin yung Manila Bay. No? Nalinisan yun. Pagdating kay Ramos, kay Era, at dumating na kay Gloria. Ngayon, yung na-past administration na si Noynoy Aquino, ayun, mas malala na ngayon doon eh. Wala siyang nagawa doon. Salamat na lang kay Tatay Digong na from Mindanao pa naisipan niya talaga ito, no? Nalinisin ang itong Manila Bay na ito. Tama naman talaga kasi one of the tourist attraction kasi yung Manila Bay eh nasa Manila pa yan. Hello, ang kapital ng Pilipinas, Manila, diba? So, syempre, pag sinabing Manila, kapital ng Pilipinas, malamang maraming mga turista, unang pupuntahan talaga nila ay ang Manila. Syempre, ayan guys. So, sa kabila nito, marami pa rin tayong mga nakakalokang mga comment na mga netizen nito. Instead na magtulong na lang sila, ang iba eh puro reklamo. Hindi pa sila masaya, hindi pa sila nakontento sa ito nga, na-achieve na nga itong ano ba to? Hindi ko maintindihan itong kapwa Pilipino natin na keep on bashing to our administration na telling na bakit niyo pasalamatan si basahin ko ha? Bakit niyo pasalamatan si Presidente Digong, si Presidente Duterte? Siya ba ang naglinis? Siya ba ang naglinis ng Manila Bay? Dapat pasalamatan ang mga taong. Eh di wow. Kakaloka siya. Wag daw pasalamatan si Digong. Eh sino ba pasalamatan natin kung siya ang unang siyang leader natin, siya ang nag-approve ng pondo. Kung wala siya, kung hindi siya nag-approve, malamang walang kikilo sa Manila Bay. Pero salamat na rin sa mga nag-volunteer. Salamat sa ano mo ha, comments mo. Talagang nakakatulong ka. Tapos ito na naman. Pero mas gusto ko to, bakit daw pupuriin si Duterte? Siya ba daw naglinis ng Manila Bay? Eh bakit niyo siya sinisisi sa extrajudicial killing? Siya bang bumaril? Boom! Tama talaga yan ba? O nga, mga tao talaga, no, mahilig sisihin na bakit pinapuri siya bang tumulong? Okay, marami pa rin. Wala pa daw isang linggo, may nakitang kalat. Kung may nakita kayong kalat, ito, grabe na to. Wala pa isang linggo mula nung malinis ang Manila Bay. 5,000 volunteers, may mga kalat na naman. Utang na loob, mga Pilipino, no, mga kapwa ko, mamamayan dyan. Pag may nakita kayong kalat, pakipulot nyo na lang.
pulutin nyo na lang yung kalat, di ba? Pero salamat din sa mga ibang very concerned netizen na pinipicturan, telling to all other people na, na ayun nga, nagkakalat pa rin. Pero, yan guys. So, marami pa rin, meron pang mga makabayan na nagra-rally, na ewan kung saan ba yan sila, ang lalakas ng mga, ang kakapal ng mga mukha na magra-rally, na pinapahinto, stop rehabilitation. Hindi ko makakita yung point nila doon kung bakit na, bakit nila ipapahinto ang rehabilitation ng Manila Bay. Ito yung mga party list, no? Na, ay hindi ko alam kung anong plataforma nila. Destroy the nature to protect the nature daw. So, alalahanin yung mga kapwa natin Pilipino dyan. Kung napapanood nyo ito, please be wise and be smart enough na kung sino po yung bobotohin natin ng mga party list sa darating na alalan. Anyway, ano na tayo. Yun dapat, isipin natin kung sino yung bobotohin natin na mapapakinabangan din natin. Oh my gosh, ano ba itong mga thinking nito? Nangangatwiran sila na wala sa katwiran. My gosh, walang common sense. Diyos ko, ikakabuti na nga ng bansa natin, eh nag-a-against pa sila. Tapos bibigyan tayo ng reasoning na just to, they wanted to protect the nature. How could you protect the nature if you are the one doesn't want to rehab the Manila Bay, di ba? Kayo mismo, yung mga ano dyan, yung mga agent, lagi kayong nagra-rally, lalo na yung iba na gustong pa-resignin si President Digong. My gosh, ang dami niya nang nagawa. Okay, ang dami niya nang nagawa sa bansa natin. Appreciate niyo. You should be grateful and appreciate our president kasi siya lang ang tanging leader na kakaiba sa lahat. Okay? Ayan, marami pong salamat sa lahat. Lahat. Okay, ayan. Alam ko 'yun ang magdi-dislike sa channel ko for sure, Antay. Antay Duterte 'yun magdi-dislike dito. Pero keep on liking po and keep on comment. Marami pong salamat. Sawadee ka.